Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos sa pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Sa mapayapang pag-inig po sa inyong lahat, mga minamahal namin taga-subaybay ng Radyo Maria na sumasayang papawid dito sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, at 95.9 FM sa Zambales. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bring Christ into your home, Brother Ronnie Aklo po. Ito po si Brother Rico Silva ng San Miguel. Isa pong patuloy na maluwalhating linggo ng kapayapaan sa ating lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami pong muli si Sister Marjorie ng San Rafael. Muli po ang pagbati ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng himpilan ng ating mahalay na. Ang Radyo Maria, Bring Christ into Your Home. Linggo na naman po ng gabi at muli namin kayong inaanyayahan na kami po ay inyong samahan sa pag-aaral at pagtuklas sa mga hiwaga at karunungan ng mga salita ng Diyos dito sa programang Ang Mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa katotohanan ng ating buhay pangkaluluwa. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo po ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Luwalati sa Diyos sa kaitaas-taasan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga tao may mabubuting kalooban. Pinakamamahal namin inang Birhen Maria, Immaculada Concepcion, ang kalinis-linis ng kaisipan ng Diyos, kayo po mahal namin ina. Luklukan ng karunungan, at kayo po mahal namin Panginoon bilang siyang karunungan, nagbubuo kayo ng maiwagang persona, Ama, Anak, Espiritu Santo, magmula sa karunungan iyan, na nung bago pa ang lahat ay lalangin na nandoon na kami nga ay patuloy pong lumuluwalhati sa inyong banal na luklukan at kasakupan sa langit, at nagpapasalamat kami pong patuloy sa inyo sapagkat sa isang panig ng banal na kasulatan na kung wala ang Diyos ay walang magagawa ang tao, na kayo ang patuloy sa amin na nagloloob na makarating dito sa Radyo Maria Philippines, Radyo Boot, bilang inyong banal na himpilan. Sa tulong po ninyo, pinangmamahal namin ina, na inang grasya ng Diyos, siya nawa. Salamat na Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Maraming salamat, Brother Rico, sa ating pong panalangin. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos at kay patuloy pa rin nakikinig at sumusubaybay sa himpilan ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. At sa ating pong palagi pong paalala na ang ating pong mga programa ay maaari po nating mapakinggan sa mga karating probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng audio streaming sa mga website ng Radyo Maria sa www.radiomaria.ph at sa World Family of Radyo Maria sa www.radiomaria.org. Sa ating pong muling pagpapatuloy ng ating pong mga pagtalakay na ito, ano po? Sa ating pong paksa na kamakailan, ating pong tinalakay, yung pong tungkol sa pagkapari po ni Melchizedek, na sinasabi nga pong pari ng kataas-taasang Diyos na puspus po ng kahiwagaan ng kanyang pagkapari. At sinasabi nga po na siya ay pari rin magpakailanman, kamukha po ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pagkapari po na yon, ito po ay
patuloy na umiral sa atin pong pananampalataya na Kristiyano-Katoliko na itinatampo ng ating Panginoong Hesukristo. Na kung kaya naman sa pagkakatatagpo ng kaparian na yan ng ating pananampalataya na iniwan ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo, na itayo po dyan ang sinasabing mga pagsasalarawan ng susi, mga susi ng kaharian ng langit, na kung atin po nga pong kikilalanin ay yung pong mga tinatawag pong mga biyayang nagpapabanal o sanctifying grace, o mas kilala natin sa tawag na mga sakramento. At yan po, alam natin, ano po, binyag, paulit-ulit na po natin binabanggit yan, yung kauna-una po, binyag, ano po. At ngayon po, kapanahon lang po ng Kwaresma, nasa ikalimang linggo po tayo ng pagdiriwang po ng Kwaresma, ano po, yung pong kumpisal, isa po yan sa mga kailangan natin ngayon, komunyon, ano po, at mga iba pa, pagpapari, kasal, ano po, pagpapain ng Santo Olyo, ano po, yan po yung mga sakramento na nakapaloob po sa mga gawain ng isang pari sa atin pong kapanahunan ayon po sa pagkakatatag ng wika ng ating Panginoong Hesukristo sa atin pong mahal na apostol pa Pedro, na sinabi niyang sapagkat ikaw ay bato at si babo ng batong yan ay tatatag ko ang aking iglesia at ipagkakalob ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ano po? At yan nga po ang mga sakramento na siyang nagbibigay sa atin ng karapatan upang tayo ay makapaglakbay pabalik sa kalooban ng Diyos, kasangkapan po ang mga kaparian natin sa panahon natin ngayon. Ngayon, nakapaloob po sa kaparian, ano po, yung nga pong binanggit natin kanina na Eucharistia, ano po, at yan po ang ating tatalakayin ngayon, mga minamahal naming taga-subaybay, ang nakapaloob po sa komunyon, ano po. Apaksa po natin ay atin pong pamamagatang banal na kahulugan at kahalagahan ng alak at tinapay. Babasahin po muna sa atin ni Sister Marjorie. Sumayin niyo po ang kapayapaan at sumayin niyo rin ang banal na pagbasa sangayon sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo sangayon kay San Lucas na may kabanata 12, talata 14 hanggang 25. Inisin niyo po, Panginoon, ang aming mga isip, ang aming mga labit dila, ang aming mga puso at kalooban, sampu ng aming mga katawan, lupa at kaluluwa, upang kami po ay maging karapat dapat makinabang sa pag-aaral ng inyong mga banal na salita. Nulhati po sa inyo, Panginoon. Pagdating ng oras, naupo siya sa hapag na kasama ang mga apostol, at sinabi niya sa kanila, marubdob kong ninasa na kanin itong Paskwa na kapiling ninyo bago ako magtiis ng hirap, sapagkat sinabi ko sa inyo na hindi na ako kakaing muli nito hanggang sa maganap ito sa kaharian ng Diyos. Kaya pagkahawak sa isang kopa ay nagpasalamat at nagsabi, tanggapin ninyo at inyong paghati-hatian, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mula ngayon ay hindi na ako iinom ng bunga ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos. At pagkakuha ng tinapay, nagpasalamat siya, pinaghati-hati ito at ibinigay sa kanila na ang wika, ito ang aking katawan na ibinibigay ng dahil sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din ang ginawa niya sa kalis pagkatapos ng hapunan na ganito ang sinabi, ang kalis na ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na mabubuhos ng dahil sa inyo. Datapwat narito ang kamay ng nagtaksil sa akin na kasalo ko sa hapag, sapagkat ang anak ng tao ayon sa nakatakda ay yayaon, subalit sa wimpalad ang taong magtataksil sa kanya. At sila ay nagtanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng gayon. Nagkaroon din sila ng pagtatalo kung sino sa kanila ang pinakadakila. Ito po, mga kapatid, ang banal na salita ng Diyos. Purihin po kayo, Kristo, na huwag sa bisa at kapangyarihan ng mga banal na salita ng Diyos ay mahugasan ang aming mga pagkakasala, pagkakamali at pagkukulang, upang ito po ay maging daan sa aming kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan. Siya nawa.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Sister Marjorie, sa atin pong paksaan po. At ngayon, sa atin pong pagtalakay, sa ating paksa, na kamukha po kanina, binalikan po natin yung pagkapari po ni Melchizedek, ano, na siyang naging paksa po natin nakaraang linggo. At ngayon po, sa panibagong linggong to, ng gabi na atin pong pagtalakay, ito naman po yung mga gawain ng mga pari sa ating kapanahunan. Ano po, kamukha po nung binasa kanina, kayo pong natatandaan, mga minamahal namin taga-subaybay, para pong nandun kayo sa loob ng Santa Misa na naman. Inuulit-ulit po lagi yung mga katagang yun ng ating Panginoon na siyang ginagamit po at naririnig natin kung tayo po ay umaattend ng Mass o Misa. At tanong nga po namin sa inyo, kayo po nakapagsimba po ba kanina? Opo. Sana nakapagsimba. Pagkat kung hindi po kayo nakapagsimba, nabawasan po ng konti yung ating karapatan doon. Biyaya po yun. Atin pong sabi nga po, samantalahin. Huwag po natin pagsamantalahan. Samantalahin po natin ang mga biyaya tuwing linggo na nandun po yung ating mga kapatid na kaparian na siya pong kasangkapang nagbibigay ng mga biyaya ng espiritual sa anyo po ng alak at tinapay. At yan po ating paksa ngayon. Ano po? Ang banal na kahulugan at kahalagahan ng alak at tinapay. So ito po yung ginagamit na mga kasangkapan po kapag ka nagdiriwang po ang isang pari, ano po, sa panahon natin ngayon. At maging sa panahon po ni Melchizedek, nabasa po natin, di po ba? Nag-prepare po siya ng tinapay doon. Alak, ano po. Walang, sabi nga po, walang kaibahan, ano po, sa ginagawa rin po ng ating mga kapatid na kaparian sa inang simbahan. So, ngayon, pasukin po natin ang kahulugan at kahalagahan nito. Unahin po muna natin ulit si Brother Rico. Kasi meron tayong, mystical principle na meaning and importance of a word. Tagalogin po natin, magiliw na minamahal naming sumusubaybay sa paksang mysticism. Ang wastong kahulugan at kahalagahan ng salita. Gaya mang ang salita ay Diyos. Correct meaning and importance. At in the other words pa rin, wrong meaning, wrong life. Pagka mali ang pakahulugan sa salita, mali ang buhay. Kasi yung salita, yan ang pinaka-realist. And as a matter of mystical fact, yan din salita na yan, yan yung naging daan eh. Kung paano huwi ka ng Panginoon Jesus Christ na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa pamamagitan ng salita na nagkatawang tao mula sa langit, nanaog na tinapay buhat sa langit, ha? Na tao eh, nakilan ang mga taong napapasali sa aral kay wagaan niya. Una-una na nga, mga pari natin, mga insanto papa, yung mga laiko, sa mga salitang yan, yan ang way to God's eternity. Tayang pansi. Kaya nga, nang dahil pa rin sa salitang yan, itong paksa natin ngayon na banal na kahulugan kahalagahan na alak at tinapay, sa tulong ng karunungan ng Diyos, God's wisdom, mailagay natin nawa sa totoong kahulugan at tunay na kahalagahan sa buhay ni Kristo. Jesus Christ's life, passion, and death. Kung bakit yan isinugo ng Diyos ng Ama dito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa tao na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak, na whosoever believe in Him and be baptized will not perish but will obtain an everlasting life. Tagalogin po rin natin, na sino mang sumpra tayo sa kanya at mabinyagaan at manatili simula gawakas ang siyang maliligtas,
Yan yung maka-Diyos na kahulugan at kahalagahan yung alak at tinapay na yan. Siyempre, a mystic lives by the symbol sa pangungunan ng Jesus Christ bilang maka-Diyos, hindi pwedeng mawala ang sagisag sa kanyang pagka-Diyos at pagkatao. Kaya meron sagisag ng krus, larawan ng pagtitiis, larawan ng dugo na ibubuhos o siyang ibubuhos para sa ikapagpapatawad ng kasalanan magmula kay Adan hanggang sa current event ng buhay niya at magsisilbing kaligtasan naman yan sa after death sa mga taong susunod na generations inabot tayo ngayon. Kung tayo mga benefactor ng tinatawag na pagtitiis niya, yung pagbubuhos niya ng dugo niya na magdadala sa atin sa kaligtasan sa tulong ng mahal na ina at ng Espiritu Santo, sila yung oneness sa panahon ngayon. Sila naman yung larawan ng mga inang kung si Kristo ang tinapay, alam mo, tinapay na yan. Siyang dugo, pagtitiis, siya din ang tinapay. Yan yung sagisag ng pag-ibig, yung tinapay na yan. Sabi nga, o pag-ibig na makapangyarihan, kapag ikaw ay dumapo sa puso ni naman na hamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ito hindi basta puso tumama dito sa kay Jesus Christ eh. Puso, isip at kalooban niya. At hindi mangyayari yun kung hindi naman siya tatayo bilang tunay na tinapay ng Diyos sa tao. Yung pag-ibig ng Diyos sa tao, si Jesus Christ yan. Siya yung tinapay ng buhay. Sino makakain sa kanya, hindi na muling magugutom, di ba? Siguro, kung siya nga tinapay ng buhay, may bakery ng buhay din naman. Hindi kasi mamamayari yung bakery ng buhay. Ha? Bilang kahalagahan ng salita, salitang tinapay. Ang pag-aaral po na naintindihan namin, natin dito sa Regibot, ang alak sa gisag ng pagtitiis. Kailanman ang tinapay na sa gisag ng pag-ibig ay magiging baog kung walang pagtitiis. Love without sacrifice is totally nothing. It's sterile. Para masabi mo sa logic sa pamilya ng mahal mo, isang babae, ang ama mo, ina mo, patunayan mo, meron kang pagtitiis na nakakibat sa pag-ibig na yan. Love cannot stand alone itself without the support of the sacrifice. Alak at tinapin eh, siyempre, ang Panginoon siya yung pagtitiis at pag-ibig eh. Nandahil sa pag-ibig ng Diyos, Ama sa tao, ha? Ibinigay niya kanya kaisa-isang bugtong na anak, si Jesus Christ, siya yung pinaka susulugin ng dog, iaalay siya pa, kasi hindi kaya ng tao na talagang bumalik sa Diyos, magsisip sa sarili niyang inisiyatibo, kundi Diyos mismo ang bigyan solusyon, si Jesus Christ nga yan eh. Yung pagtitiis na papasokin ni Kristo ngayon, yan yung tutubos at magbigay sa tao. Totoo nga yan, bago pa no, sa kasunpo ng mga binasa ng Ebanghelyo ngayon, dati pa sa punto si Kristo na first sorrowful mystery, ang pananalangin at pagpapawis ng dugo sa halaman ng Getsemani, doon mayroong lalapit sa kanya anghel eh. May dalang kopa eh. Sasabihin ni Kristo ron ng Panginoon, Ama, kung ibig mo, sabi niya, ilayo mo sa akin ang kopang yan. Subalit kung siya mong nais, masunod ang iyo, wag ang akin. Kumbaga, mayroon din siyang katawan talaga na medyo aaray at talagang mapapad ng hininga niya, pero kung yun ang the mere solution, the only solution para ang tao ay matubos at mailigtas sa kamay ng demonyo, ng digit-digit lang makinakailang bulag ng pagsunod ng Kristo, blind obedience is very necessary for a person to create a perfect mystical environment. Pero provided yung blind obedience niya bilang yung ama ang sinusunod niya, di nagkakamaling matay ama. Infallible ay. Kaya nga po, ang diwa po ng banal na kahulugan at kahalagahan ng salita, alak at tinapay, ang pag-ibig ng Diyos sa tao ay pinatunayan ni Jesus Christ sa magitan ng pagtitiis niya. Gawin ito daw bilang pag-aalala sa kanya, kaya ang mga pare natin, itinatas sa ngalan po ng konsegrasyon, yung alak at kopa ng alak at yung tinapay na banal na ostya, hindi isa man sa dalawa, hindi pwedeng lagi sila perfect combination. Alak at tinapay, ilan po muna. Maraming salamat, Brother Rico, sa pahapyaw mong mga pananaw dito at pagpapaliwanag ano po sa ating paksa. Babalikan po namin kayo maya-maya ano po. Hingin po muna natin yung pananaw naman ni Sister Marjorie dito sa ating paksa. Ayun, so yung ating pong ebanghelyo, ito po yung huling hapunan ng ating Panginoong Hesus Kristo kasama ng kanyang mga alagad, no? Kung saan po ginawa niyang kanyang dugo ang alak at kanyang katawan naman ang tinapay. At dito po sa huling hapunan, itinatag din po ni Jesus ang sakramento ng
banal na Eucharistia o ang tinatawag din po nating banal na misa. At na kung saan po ang tinapay na siyang katawan ni Kristo, ito po yung nangialing niya ang kanyang sarili para sa ikatutubos ng marami. No? The highest form ng pagtatakwil ng sarili, yung magbigay ng sariling buhay. Sinabi ni Jesus nang kunin ang tinapay, ito ang aking katawan na ibinibigay ng dahil sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. No? Hindi lamang po ibig sabihin na literal lang natin siyang alalahanin sa kanyang pagliligtas sa atin. Bagkus ang sumunod kay Kristo at gayahin siya sa pag-aalay o pagtakwil ng kanyang sarili para sa kapwa. Sinabi nga din po ni Kristo, ang sino mang ibig sumunod sa akin ay takwil ang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang ibig magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, at sino mang mawalan ng buhay alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo ay magkakamit nito. At ito po ang gustong ipaalala sa atin ng tinapay na siyang katawan ni Kristo, na sa pag-aalay ng sarili, ng ating sarili sa ating kapwa din naman, ay makakamit natin ang buhay. Kaya't si Jesus ang tinapay ng buhay. Sa alak naman po, na siyang dugo ni Kristo na umagos sa krus ay para tubusin lahat ng kasalanan ng tao, at sa kanyang pagtitiis po upang makamit po natin ang kapatawaran ng Diyos. No? Sa ayon po sa Lumang Tipan, sa batas po ng Lumang Tipan, ang lahat daw po ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran kung hindi sa pamamagitan ng pagbubuhos ng dugo. No? Sa Lumang Tipan, ang mga saserdote po ay kailangan nila maghandog ng dugo ng hayop isang beses isang taon para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao. Ngunit ang epekto ng paghahandog ng dugo ng mga hayop ay limitado lamang, kaya't dapat itong ulit-ulitin. Pwedeng everyday, no, para po sa ikapapatawad ng kanilang kasalanan. At sa pagdating nga po ng ating Panginoong Hesukristo, ito lamang ay naging anino lang ng mensahang paghahandog niya na ginawa niya doon sa krus, alang-alang po sa ating lahat. No, ang kanyang dugo po ang nagbayad ng ating buong pagkakautang sa Diyos, at hindi na tayo nangangailangan ng ibang handog para sa ating mga kasalanan. Ngunit hindi lamang tinubos ng dugo ni Kristo ang lahat mula sa kasalanan, kundi ang kanyang dugo ang lumilinis din sa ating isip at puso upang talikdan na po natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ng Diyos na buhay. No? Sa pamamagitan nga po ng pagtitiis na siyang simbolo ng dugo na sinabi na po sa atin ni Brother Rico. Ang dugo nga po ni Kristo ang basihan ng bagong tipan, no, ng kanya pong sinabi, ang kalis na ito at ang bagong tipan sa aking dugo na mabubuhos ng dahil sa inyo. No, at dahil tinubos po tayo ng sa dugo ni Kristo, tayo po ngayon yung mga bagong nilalang na kay Kristo, at sa pamamagitan ng kanyang dugo, pinalaya na tayo mula sa kasalanan upang maglingkod po tayo sa Diyos. At hindi lamang nang dahil sa ating mga kasalanan at hindi natin pagsunod sa batas, hindi pagtupad sa utos. Kaya inialay po ni Kristo ang kanyang dugo. Nang ito'y dumanak upang ang lahat ay mapatawad, at nang kanyang inialay ang kanyang laman upang lahat ay buhayin. Ngunit sa kanyang pag-ibig sa atin, na ganun din nga po yung sinabi ni Brother Rico sa atin, na sa pamamagitan ng banal na Eucharistia, ito po yung ebidensya, ito po yung katunayan na buhay at tapat sa kanyang pangako po ang ating Panginoong Hesukristo, nang kanya pong sabihin na siya'y mananatili kasama natin hanggang sa kawakasan ng panahon. At yun nga po yung kahalagahan, no, ng tinapay at dugo na ating po na pagsasaluhan sa bawat pagdalo po natin sa banal na misa. Maraming salamat po, Sister Marjorie, sa magandang inyong pagpapaliwanag, ano po, tungkol po sa ating pong paksa ngayon na tungkol po sa kahulugan at kahalagahan ng alak at tinapay, na katuloy nga po ng inyong huling pananalita, sakramento po ng komunyon, ano po, Eucharistia ng ating inang simbahan, ay natatagpuan po ang pagsasagawa at pagsasakatuparan po ng ito ng konsegrasyong ito ng ating inang simbahan sa pagtatanghal po ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo sa anyo ng isang tinapay. Hindi po sa sagisag, ano po, ito'y sa anyo ng isang tinapay, ano po. Hindi po ito sinasabi na sagisag lamang, kundi ito na po mismo
Ano po, pag tinaas na po ng pari, yun na po yun. Hindi na po kung ano-ano pang sagisagisagot. Anyo na po yun ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po. Ngayon naman po sa ating pagpapatuloy, ano po, ito pong ating tinatalakay na ito, masyado po rin pong napakalawak na paksa ng ating buhay espiritual bilang mga binyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sapagkat, sabi nga po, tayo po bilang hindi naman po mga pari na nag-aral po sa mga seminaryo o laordinahan, ano po, pero sa ngalan po ng binyag nga po, tayo po nabibigyan din po ng karapatan sa pagiging isang pari, hindi nga lang po pari sa loob ng simbahan na nag-aalay po nito, ano po. Kundi ito po ay iniaalay po natin ng alak at tinapay na ito sa espiritual na kaparaanan, ano po. At ito po ay atin pong tatalakayin sa susunod pang mga sandali at... Shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Nagbabalik po ang tunay na buhay maka-Diyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Tumatalakay po sa paksa po ng banal na kahulugan at kahalagahan ng alak at tinapay. Sa ating pong paksa kanina, sa ating pong Santa Misa, ano po, kung tayo pinagsimba na, mga minamahal naming taga-subaybay, ano po, nakapagsimba kanina. Ang paksa po ngayon, kapag tayo po ay nasa ikalimang linggo na po ng Kwaresma, ang eksena po ng Ebanghelyo, ano po, ay yung pong babae po na nahuli sa pakikiapid. Baka para po muling mabalik sa ating alaala, ano po, na doon ayon po sa batas ni Moises, siya po ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbato, ano po. Subalit, nang sinabi ng ating Panginoon sa kanila na kung sino yung walang kasalanan, siyang unang bumato, ayun, wala nakabato sapagkat ang lahat po, meron nga pong kasalanan. At ang babae, sabi nga po, nailigtas sa tiyak na kamatayan at kaparusahan ng mga kapanahon ng iyon. At yan po ang gawain ng ating Panginoong Jesucristo ang magligtas. Kaya po sa ating paksa,
ito pong alak at tinapay, ito po yung kaligtasan eh, na ipinakikita ng ating Panginoon sa huling hapunan na kung paanong inilalarawan niya na ang kanyang katawan at ang kanyang dugo ang siyang magiging pagkain ng ating pagkatao. Katawan man yan o kaluluwa. Kaya yung pong ostya talaga, literal, sinusubo po natin yan. Lumalapat po sa ating mga bibig yan. Hindi po sa bibig lamang ng ating kaluluwa. At ito po ay tumatagos hanggang doon sa kaloob-looban ng ating konsyensya. Ang sabi nga po, kabanalan ng kahulugan at kahalagahan ng alak at tinapay na yan na siyang anyo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa atin pong pagdalo po sa Santa Misa. Kaya naman po sa atin pong pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ano po, kasama nga po yan, o tinagurian nating Eucharistia ang bahaging yan ng sakramento na atin pong tinatamasa na isinasagawa po at pinagkakaloob po ng ating mga kapatid na kaparian sa Santa Misa ng ating inang simbahan. Sapagkat doon po sa Santa Misa ay muli pong ibinabalik ang mga pangyayari upang muli po tayong ma-repress, ano po, muling masariwa sa ating alaala ang pinakamahalagang bahagi ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao. O yung kanyang pakikipag-ugnayan sa atin na kung saan niya ibinibigay ang kanyang sarili doon sa bahaging yon ng kanyang pakikipagtipan sa mga apostol sa panahon niya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi po na yung pagsasagawa po ng ating Panginoon ng pag-aalay ng alak at tinapay, ano po, kamukha nga rin po ng pagsasagawa ni Melchizedek, ang kataas-taasang, o pari ng kataas-taasang Diyos, ano po. Kung paano pong ginawa ni, ano, ni Melchizedek, ay gumamit ng alak at tinapay, gayon din naman ang ating Panginoon, sapagkat siya isang taong mistiko. Siya isang taong maka-Diyos. Mystic. Sabi nga po, yung mystic, cannot act without the self-evident principle and fundamental principle of faith. Ano po? Kaya yung ating Panginoon, yung faith ng pananampalataya ng kanyang pagsasagawa, ng kanyang gawain na yon, meron din pong pinagbasihan, ano po, ang kanyang akto na yon ng pagsasagawa. Kumbaga, hindi masasabing gawa-gawa lang ng ating Panginoon yung ganong klase ng seremonya sa panahon na yon na kapiling niya yung kanyang mga alagad. Kundi, yun po ay may pinagbasihan, ano po, na pamamaraan. Yun nga po, yung kay Melchizedek na pari rin magpakailanman sa kapanahunan po ng ating nunong si Abraham. Kaya naman po sa ating kapanahunan, pagbibigay nga po ng kahulugan dito sa alak na to, kabukha po na sinabi ng ating mga kapatid, ano po, alak, number one na pong kahulugan yan, pinakakahulugan ay yung nga pong pagtitiis, ano po. Pagtitiis na katulad po ng alak. Bakit, paano po ginagawa yung alak? Madaliko, paano ginagawa yung alak? Sa original version ng paggawa ng alak, kasi mga ubas ang ginagawang alak ng kapanahon na ng lumantipan eh. Mayroong piga ang ubas. Pinipiga yung mga ubas na yan eh. Sa magitan nga na bagay ni Sister Pibi ng paa. So, yan. So, ibig sabihin, ang paggagawa ng alak, hindi basta-basta. Hindi madali. Ano po, hindi madali. At saka pag ininom mo yan, hindi rin madali dahil, ano, matitisin mo yung anghang, tsaka ano. Kasi gusto mong makuha yung tama ng alak eh. Kaya matitisin mo yung lasa niya. Yan. Okay, pero yung alak, para maging malakas, sabi nga po, yan ini-stack muna, ano po? Oo, ini-stack yan. Yan mga 15 years. Kaya naman ang ating ang Panginoong Diyos, sabi nga po, magmula po sa pagkakasala ng tao, ano po, na patuloy na nagkakasala ang tao, nga po, yung pagtitiis ng Diyos, larawan po ng isang alak, ano po, na
sa kapanahon ng ating Panginoong Hesukristo, doon na po ibinuhos, ano po, yung alak na ng paghihintay ng ating Panginoong Diyos na ang tao ay kanyang mailigtas at maihango magmula po doon sa, sabi nga po, sa putik ng pagkakasala o pagkakahulog po sa impyernong buhay, ano po, na halos impyerno na po sapagkat ang tao ay hindi na po nakakakilala ng kanyang sarili bilang taong may larawan at wangis ng Diyos. Kaya ang buhay ng tao, sabi nga po, nauwi na lang sa tinapay literal kung paano silang mabubuhay eh, sa pagkain na lamang po, ano po. Kaya naman nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo, sinabi niya na ako ang tinapay ng buhay. Para yung tao medyo sabi nga po mabuksan ng kanilang kaisipan sa panahon niya na ang sinasabi nito na siya ang tinapay ng buhay. Ayun nga po, yung pagpasok at pagdating na po ng espiritual na pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo na dadaan po sa tinatawag na matinding kahirapan. At yan nga po yung kanyang paglalakbay sa daan ng krus patungong Kalbaryo. Subalit bago po isinagawa ng ating Panginoong yon, Panginoon, eh nakita po natin na siya po ay nakipagkita sa kanyang mga alagad noong huling hapunan, inihanda po niya ang alak at ang tinapay at sinabi niya na tanggapin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Kaya naman po sa ating kapanahunan, magpahanggang sa ngayon at magpakailanman hanggang ang atin pong pananampalatayang Kristiyano-Katoliko ay nakatayo yan. Hindi po, sabi nga po, hindi po matitigil magpakailanman ang patuloy na paghahati ng tinapay at pag-inom ng alak sa atin pong inang simbahan sa anyo po ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang anyo ng dugo at katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po matitigil yan. Wala pong hanggan yan. At yan po ang pananatili ng ating Panginoong Hesukristo at pagtupad niya sa kanyang pangako na ako ay isa sa inyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Kaya naman po, sa atin pong ilang simbahan, nababanggit na nga po natin, meron pong mga tinatawag na banal na dako, ano po, yung mga kabanal-banalang sakramento, sabi nilang ganon. O yung, sabi nga po, yung nasa gitna, nasa altar, ano po. Na doon nga po, makikita po natin doon na meron pong pinagkukunan ng ostya. O, tabernakulo, ano po. O, doon inalagay yung mga ostya na hindi po naubos, mga minamahal namin taga-subaybay, ano po. Kasi pagka, yung oras po ng pagsasagawa ng Santa Misa, eh hindi naman po lahat mauubos yung ostya doon, ano po, na nabindisyonan ng mga sandaling yon ng pagdaraos ng Santa Misa. Kung kaya yung mga labis po na yon, inilalagay po rin sa lalagyan ng tabernakulo, ano po. At hindi na po tinapay yon, hindi po tinapay at alak po yon, ano po. Yun po yung katawan at dugo po ng ating Panginoong Hesukristo na yon. Hindi na po yun sagisag na andon, kundi yun na po yun. Kaya tayo po, bilang mga Kristiyano-Katoliko, nagtataka po tayo, ano po, bakit itong mga sinauna pang panahon, nakikita natin, yung mga matatanda, pag nadadaan po sa simbahan, eh, nag-aantanda. Nagsa-sign of the cross po sila. Ano po? Eh, yung pagminsan po kasi hindi na po nagiging maliwanag sa mga kabataan natin ngayon kung bakit kailangan magganyan, ano po, eh akala nila kung ano lang yon, parang isa na lamang mga nakaugalian natin, ano po. Kaya naman, pag minsan po, nakakaharap nila mga hindi po kabilang sa ating pananampalataya, tinatanong sila, ano ba, bakit ba kayo nagsa-sign of the cross to, nagkukrus kayo para dumadaan kayo sa simbahan? Ito naman mga kawawa po nating mga kabataan na hindi po nakapag-aral at nakaintindi po sa kahulugan nito. Ano po, eh hindi naman nila kayang sagutin yung mga ganung katanungan, ano po. O, kung kaya naman sila, eh nadadaya ng mga ganung mga nakakaharap nila na sinasabing kalokohan lang po yung pinagagawa natin, walang kabuluhan, ano po. Basta na lang ganyan, kayo kasi mga Katoliko, kung ano-anong mga pinagagawa nyo, ano po.
Pero sa atin nga po, ito po ay paglilinaw at pag-aaral po natin na ang atin pong inang simbahan sa tuwing tayo po'y madadaan, ano po, sapagkat nandyan po yung katawan ng ating Panginoong Hesukristo sa ngalan po ng Santa Misa at sa anyo po ng tinapay at alak, tayo po ay nagbibigay galang doon. Eh, katawan po ng ating Panginoon yun eh. Kaya po tayo nagsasign of the cross. At ang pag-antanda po natin, pagkukus po natin, na isa rin sa mga binabato sa atin, bakit kailangan natin sa demonyo raw po yun, ay yun po isang bahagi naman na hindi nila pagkakaintindi, ano po. Sapagkat ayon po naman kay San Pablo, ang krus ay lakas at kapangyarihan ng Diyos. At ito ang krus ang ginamit ng Diyos na sagisag para ang tao ay tubusin sa kasalanan. Ano po? Kasi ang dami nga po dapat na pagpatayan sa ating Panginoong Hesukristo. Dapat siyang mamatay. Pwede naman po siyang pugutan ng ulo. Ano po? Pwede siyang sibatin na lang. Pwede siyang panain na lang. Ano po? At may marami pang iba. Pero bakit sa krus po? Ano po? Kinasangkapan po yung mga kawar Romano sapagkat sa panahon po na yon, ang Roma po na nakakasakop sa bayang Israel, eh nagpaparusa po talaga sila sa ng kamatayan sa pamamagitan ng krus. Ano po? Pero kasangkapan lang po sila, ano po, na upang doon maiugnay yung sagisag. Ano po? Kasi ang sabi nga po, ang Panginoong Diyos ay napakarunong po. Napakarunong ng ating Panginoong Diyos na kumbaga lahat po ng mga pangyayari kahit daanin po sa mga sagisag, simbolo, ay nakaugnay po lahat yan. Sabi nga po, ang kanyang pakikipag-ugnayan sa atin, ganap. Kahit po sa sagisag o kung saan man, naandun po yan. Meron pong mga, sabi nga, pagpapahayag na nakaugnay doon sa kanyang pakikipag-ugnayan, pakikipagtipalayan sa atin. Kaya po yung sagisag ng krus, ano po? Lakas at kapangyarihan ng Diyos na siyang ginamit niya. Kaya po yung krus na yan, yan po yung nilalagay nating sagisag sa salitang pagtitiis. Kaya po dun sa pagsasalarawan po ng daan na sinabi ng ating Panginoon, ako ang daan. Amiya, katotohanan ng buhay. Dun po sa daan, makikita po ang sagisag dyan, krus. Wala pong makikita ang ibang daan dyan. Sapagkat ang daan po ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi po masaya lang. Hindi po yan madali. Hindi po yun masarap. Ano po? Ang daan ng ating Panginoong Hesukristo, kung hindi ka handang yumakap sa buhay makalangit, ang ano po yan, ang mararamdaman natin ay pagtitiis o hirap. Ano po? Pero yan pong hirap, kung tayo po handa, yan po isang kapayapaan sa ating isip, puso at kalooban. Hindi po masarap. Kapayapaan po yan na alam natin ang ating gawain ay nauukol sa Diyos, mahirap man. Pero yung kapayapaan, sabi natin, sabi nga, naandyan po sa ating mga kaluluwa, sa ating pong konsyensya. At yan po ang ating, sabi nga, spiritual na, sabi nga, pagkain at pag-inom ng alak ng ating Panginoon. Yung tayo ay nasa nagsasabuhay ng mga gawaing espiritual. Kamukha po ng ating gawain, ano po, sa ating pong pagsasimpapawid dito, ano po, itong mga mumunting gawain ito, sabi nga po, ito po'y larawan din ng, sabi nga, pag-inom at pagkain ng tinapay. Spiritual po yan. Pagsasabuhay po, ibig sabihin, ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na ang sino mang may nais sa Kanya, ay pasanin ng Kanyang krus at sumunod sa Kanya araw-araw po. Sa atin naman po, hindi naman po napakabigat na krus na dapat nating pasalin kaagad. Ano po? Tayo po ay may kanya-kanyang bigat timbang ng krus na pinapasan. Depende po sa kaya natin sapagkat sabi nga po, hindi naman po tayo pagbibigyan ng din natin kaya. Ano po? So, yan po yung pagpapakahulugan natin sa atin pong tinatalakay na to na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, inumin niyo ito. At kanin, ano po, bilang pag-aalaala sa akin. Sa simbahan po, sa ating pong inang simbahan, sa literal pong simbahan na nandun po si Father, ano po, literal po nating tinatanggap at sinasabuhay yan, ano po, ginagawa, pero yung spiritual po niyan na patuloy nating pagtanggap, pag-inom sa alak at tinapay ng ating Panginoong Hesukristo, yan po yung pagsasabuhay natin bilang isang tunay na Kristiyano, ano po, na nagliligtas. Po, nagliligtas ng ating kapwa. Sabi nga,
tayo po ay Kristo rin po sa ating mga sarili sapagkat tayo po ay kapatid niya. Ano po? Siya lang po ang panganay. Tayo po yung mga sumunod sa kanya. Ano po? Bilang mga binyagan. Tayo po yung nagiging kapatid ng Diyos, ni Jesucristo, at tayo nagiging anak ng Amang makapangyarihang nasa langit. Ayan po yung ating pagbibigay kahulugan dito. Ano po? May karagdagan pa po, Brother Rico. Yung si Magdalena, yung sa Ebanghelyo ngayon, o kayo nagkakaroon na yung sa linggo yun, na binabadra mga tao, di ba? Kasi nga, sa lumanti pa ng kahat, pag gano'n, sa automatic, mayroon nga atol eh. Pagpapatayin ka sa mga pagbato-bato sa inyo. Napakalinaw ang Jesus Christ, hindi siya napunta sa daigdig para hatulan ng daigdig eh. Kundi, sa gipin ng daigdig sa tiyak na kapahamakan, katulad din ay isang manggagamot eh, hindi siya na nasa lupa para gamutin yung walang sakit. Ang gagamutin niya, kundi yung mga sakit, gamutin niya. Kaya, instead na hatulan si Magdalena, kasi ang dami ni Kristo nga eh, pag-ibig nga, yun yung sagisag ng anyo ng tinapay. Sabi mo nga, kaya anyo doon ang tinapay sa pag-imisa, no? Pero sa triangle kasi, sagisag ng ng tinapay, yung pag-ibig, no? But God, soul of the world, ha? Gave his only begotten son. Kaya pagka, sino mga makakain ng tinapay na yan, yung pag-ibig na yan, diyan magsisimula ang tinatawag na born of the spirit. Yan yun. Tapos, muli magkaroon ka ng buhay, yung kalo mo, ha? At espiritu mo. Yung pathway naman, papunta naman sa alak, sa krus, yung holiness. Magsisimula kang ano, magpasa ng krus. Suporta dyan sa pag-ibig at hanggat ng kalo mo. Kaya, kung tawagin yan, hindi na i-estado ng born again, born to be alive. Magpapasa ka ng krus, yan ang totoong apostol. Kaya mystery to heaven, kaya merong unitas. Kasi akot na yun, tapos yung pagpapakit sa tao. Ha? Magpapasang ka ng krus, pagtitiis. Towards dun sa tinatawag na pinagmumula ng aral. Are you willing to lose all? For you to gain the source of all, yung Diyos ng karunungan. Ha? Yan yung loyalty stage naman. Sa pagitan ng krus, ng daan patungo sa katotohanan, yan yung loyalty stage. Ha? Alive na alive dyan, kapapasang ka ng krus dyan. Kaya, pagdating sa pagnarating mo yung hanggang na paglakbay mo doon sa taas sa Diyos Amang karunungan yan sa drawing dito spice light na yan yung perfection na pabalik ka na doon sa tinatawag na way of perfection triangle holiness from apoy hanggang sa cross holiness papunta ka doon sa mata loyalty tapos pabalik ka na perfection from mata hanggang doon sa may apoy ng pag-ibig Espiritu Santo yan po. So, kaya po sa pagtatapos po ng ating talakayan, ano po, muli po namin pinapanawagan sa inyo na kapag tayo po inadadaan sa ating mga inang, sa ating inang simbahan, sa mga simbahan po natin, ano po, tayo po ay magbigay pugay sa banal na kahulugan at kahalagahan ng alak at tinapay na nandun po sa kabanal-banalan dako, dun po sa tabernakulo po ng ating inang simbahan. Kaya kung magsa-sign of the cross po kayo, huwag nyo pong lakihan nyo po bilang pagbabandila ng ating nag-iisang pananampalataya na hango po sa pananampalataya ni Abraham. Ano po? Sapagkat tayo napapabilang na isa sa mga Abrahamic religion. Ano po? Ang pananampalatayang Katoliko. Ayan po tayo, pasalamat. Sige po. Amin po kayong inaanyayahan sa aming Facebook page. Pakisearch lamang po ang Mysticismo. At pakilike lamang po ito at inyo na po makikita ang aming po mga paksa na gusto nyo pong inyong mapakinggan. At gayon din po sa youtube.com, pakisearch lamang po ang title ng paksa ng Mysticismo, ang banal na kahulugan at kahalagahan ng alak at tinapay at inyo na po mapapakinggan. Maraming salamat po. Binabati din po natin sa mga kapatid na sa Dao, mga nasa Crusadian, sa DKB, sa Sister Teruman, no? Likewise, yung tatlo sister dyan, yung mga taga Dao, nagtitiis, nagkapalaganap ng araw ng katuan ng buhay. Brother Eddie Paul, Sister Malon. Oo nga pala, Brother Eddie Paul, saka Jun Tejero, matagal na po kayong absent dito, ano po, baka naman pwede na kayong pumasyal dito para tayo ay magkatulong-tulong dito, ano po. At hangad namin ang inyong pagpapagaling sa inyong karamdaman, ano po. Sana
Bigyan pa kayo ng Diyos ng mahabang kalusugan para tayo po ay makapagtrabaho pa ng mahabang panahon. At muli po kami po ay nagbibigay ng nagpapasalamat sa mga sumutulong po sa ating pagsasayang papawid ng ating mga programa dito sa Radyo Maria, sa lahat ng mga kababayan po natin, mga volunteer po na nasa malayong panig ng daigdig na tumutulong sa mga nasa karating probinsya po natin, at sa mga umaantabay po sa atin dito sa Radyo Maria sa atin pong pagsasayang papawid ng ating programa. Marami pong salamat sa inyong lahat. Muli po, ang aming pong pagpapasalamat sa inyong lahat at pansamantalang pagpapaalam dito po sa programang Ang Mistisismo, Ang Tunay na Buhay Maka Diyos. Dito po sa himpilan ng ating mahalay na ang Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Sumayin pong lahat ang kapayapaan. At sumayin niyo rin.